Si Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco ang inendorso ng partido ni Pangulong Duterte na PDP Laban bilang susunod na House Speaker. Pero ilang miyembro nila mismo ang umalma. Nakatutok si Victoria Tula. By the power vested in me by the President of the Party, I am therefore announcing the endorsement in support of the PDP Laban to Congressman Lord Alan Velasco as Speaker of the House of Representatives in the full term of the 18th Congress. Sa pamamagitan ng live streaming mula Amerika, inanunsyo ni Senator Manny Pacquiao kung sino ang ine-endorso ng PDP Laban bilang susunod na House Speaker. Sa tingin ko, maganda yung bata yung speaker natin, and then maasahan din para sa kapakanan ng for the welfare of the Filipino people na itong last 3 years ng Pangulo, yung magandang panukala para sa bayan, para sa mga mamayang Pilipino, walang magiging problema. Pinanood ang announcement ni Pacquiao sa isang press con sa Quezon City kasama ang dalawang kapartido, sina Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. at PDP Laban spokesperson Ron Munsayak. Si Gonzalez ang isa sa gusto rin sana maging House Speaker. Susuportahan na rin daw si Velasco. Malaking bagay po yan, siyempre po. Ano. Kaya nga po, isang factor nga po, kasi nga, very close si Kong Lord kay Ma'am Mayor Sara at sa ating Pangulo si President Duterte po. Sa isang pahayag, sinabi ni Velasco na masaya siya sa endorsement ng PDP Laban. Kung maging speaker, tiniyak ni Velasco na mananatili siyang isang consultative at listening leader. PDP Laban ang pinakamalaking partido ngayon sa Kamara na may 84 na miyembro. Para maging House Speaker, kailangan ng 153 na boto. At base sa manifestong inilabas ng PDP Laban, di lang taga-PDP ang nasa likod ni Velasco. Suportado rin daw siya ng Partylist Coalition, Nationalist People's Coalition o NPC at ng Northern Luzon Alliance. Pero may ilang taga-PDP na ang umaangal. Wala raw naganap na konsultasyon sa pagpili sa susuportahang speaker. Hindi naman madadaan sa katakutan niya. Yung klaseng threat na yun may have unwanted negative consequences. Those sanctions are actually uncalled for. Dumalo si Albay Representative Joey Salceda kasama ang walong taga-PDP Laban sa caucus na pinatawag ni later Representative Martin Romualdez na gusto ring maging speaker. Kasama nila ang may halos 40 iba pang kongresista. Ang sabi naman ni PDP Laban President Senator Coco Pimentel, papatawan ng parusa ang sinumang miyembro nila na hindi susuporta kay Velasco. Maraming konsultasyon na raw ang nangyari. Inibitahan daw lahat kasama si Salceda. Pag-uusapan pa po ng leadership yan kasi truth be told, we are expecting 100% na suporta ng maaming mga party mates. Just like what Party President Senator Coco Pimentel said, he will be very strict, the party will be very strict sa party discipline. So we encourage all of our party mates to toe the party line. Umaangal rin ang ilang taga-partylist koalisyon na kasama sa Romualdez Caucus. Wala pa raw desisyon ang grupo nila. The party list has never decided to support Lord Alan Velasco, nor have we decided to do anything. Nirerespeto raw ni Romualdez ang desisyon ng PDP Laban, pero di raw siya uurong sa laban. Kilalang malapit kay House Speaker Gloria Arroyo si Romualdez. We are confident that we are a strong contender and that we will not stop working and even beyond July 22. Ang makabayan block naman, si bayan muna Representative Caloy Zarate raw ang isusulong bilang House Speaker. Sabi ni Pacquiao, hindi raw kasama ang Pangulo sa mga nagdesisyon sa pag-e-endorso kay Velasco. Katunayan sa Victory Party noong Lunes kung saan andon sina Velasco at Romualdez. Sinabi ng Pangulo na ayaw na niyang makialam sa pagpili ng susunod na Speaker. So mag-usap kayo uli. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Huwag na lang ako isali ninyo. Total, I never bothered you with my stuff here. Ipinasa pa nga ng Pangulo kay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang pamimili ng susunod na leader ng Kamara. Si Ma'am na lang para to spare me the agony of choosing. Kasi kaibigan ko na at ayaw kong may magsama ng loob. Biniro pa niya ito. Pag ayaw niyang ipamili, pakulong ko siya uli ngayon dito na. Tinawag ko yung mga gwardiya. Kaya yung posas ninyo? Patikibigay ko ito uli ng... Rudy, huwag nga ano ko isali dyan. Kaya pareho na lang tayo. So ginawa ko, may mga, may ano man si Inday, yung
token, tinanggal ko yung ribbon. Ayaw mo talaga, ha? Tinalian ko yung kamay ng ribbon. Sabi ko, dalhin mo na to. Sa July 22, bago ang sona ng Pangulo, inaasahang magkakaalaman na kung sino ang magiging susunod na speaker kapag nagbotohan na ang mga congressman. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.